dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Isang magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok sa iyong YouTube channels, Papa Dudut. Sa kaistorya, sa Papa Dudut family at syempre dito sa Papa Dudut. Ako po si Dina, 39 years old na sa ngayon. At isa ako sa mga nagmamanage ng kainan at tinayon ng aking tiyahin dito sa Quezon City. Isa akong lesbian, may kinakasama at masaya sa buhay ko. Pero walang kinalaman sa pagiging lesbian ko ang ibabahagi ko sa inyong kwento. Dahil sa fan ako ng mga horror stories ay naisipan kong mag-share sa inyo ng nakakatakot na experience dito sa aming kantina. May kasabihan na ang isang taong namatay sa isang trahedya ay hindi basta-bastang matatahimik. Babalik at babalik ito sa pinangyarihan ng krimen, aksidente o lugar kung saan ay pumanaw ang biktima. Actually, ganito ang kwento namin na nagmula sa may kalumaan naming kainan sa loob ng isang university compound sa Quezon City. Noong time na yon ay nag-aaral pa lamang ako ng high school pero dahil sa hirap ng buhay namin noon, ay nagpa siya akong mamasukan bilang trabahador sa kantina na pag-aari ng aking tiyahin na si Tita Mila. Papa Dudut, naging maganda naman ang pakita at pagtrato sa akin ng aking tiyahin. Dahil bukod sa mabait ito ay ako ang paborito niyang pamangkin. Kaya bukod sa pinapasweldo niya ako at pinag-aaral pa niya ako ng libre. Siya rin noon ang sumasagot sa mga personal kong mga gastusin, samantalay naging madali sa akin ang pagtatrabaho sa kantina. Pero sa pagdaan ng mga araw, may mga nalalaman akong kwento tungkol sa kantinang pinagtatrabahuhan ko. Sa kantina na ito ay mayroon silang misteryosang customer na madalas ay bumibisita sa kanila sa tuwing malakas ang ulan at this oras na ng gabi. Walang makapagsabi kung ano talagang dahilan ng pagsulpot ng kanilang regular na misteryosong bisita. Kadalasan ay bigla itong papasok sa loob ng kantina. Uupo na tila may hinihintay. Sabay mawawala na lamang bigla na parang isang bula. Ayon kay Tita Mila, matagal nang nagpapakita sa kanila ang misteryosang customer. Tandang-tanda pa niya noong una itong sumulpot sa kanyang kantina. Mabait naman ito sa kanila. Madalas pa nga itong bumibili ng turon at champurado at kape kapag umaga. Kapag umuulan ay pumupunta ito sa kantina para bumili ng mainit na sopas at mainit na chocolate drink. Hanggang sa nakilala na nga nila ito bilang Alejandra, isang guro sa katabing eskwelahan. At simula noong 1988 hanggang 2021 ay naging suki na si Teacher Alejandra ng kantin namin. Pero Papa Dudut, isang maulan na gabi at wala nang iba pang mga customers at mga estudyante ay naiwan na lamang si Tita Mila at dalawang katukatulong sa kantina na sina Jobel at Carla na kasalukuyan namang abala na mga oras na yon sa pagliligpit ng mga kagamitan para sa nalalapit naming pagsasara. Abala sa paglilista si Tita Mila noon nang biglang pumasok si Alejandra sa loob ng kantina.
basang-basa ito ng ulan. Maging ang suot nitong itim na bestida. Tila naligo ito ng matagal na oras sa kalakasan ng bagyo. Wala man lamang itong payong o ano pang pananggalang sa malakas na ulan. Basa ang mahaba nitong buhok na nakatakip sa buong mukha nito. Natanaw naman ni Tita Mila si Alejandra at nakaramdam ng awa sa tinagurian niyang loyal customer. Kaya nagpasya siyang lapitan ito, Papa Dudut. Alejandra, pasara na kami. Ubus na yung mga tinitinda naming pagkain. Pero ano bang gusto mo, mainit na kape? Ang wika ni Tita Mila sa kanyang loyal customer habang dire-diretso itong dumaan sa kanyang harapan. Subalit labis siyang nagtaka at kinabahan. Nang sa halip na huminto at siya ay kausapin, ay tinitigan lamang siya nito ng masama. Mula sa magulo nitong buhok ay isang mata nito ang patagilid na tumitig sa aking tiyahin. Damang-dama ni Tita Mila ang ngit-ngit at hilakbot sa titig na yon. Hindi naman dating ganon si Alejandra. Matapos ay dire-diretso itong umupo sa isang bakanting lamisita sa may dulo ng kantina kung saan ay nakapatay na ang ilaw. Ate, sino ba yun? Bakit doon pa umupo sa dulo madilim na doon? Nagtatakang tanong ni Jubel sa amo. Baguhang serbedora lamang noon si Jubel at yun ang kanyang first day sa trabaho kaya hindi pa niya kilala si Alejandra. Si Alejandra yan, loyal customer natin yan, baka magpapatila muna yan dito. Hayaan nyo na, tanungin mo kung may order, pagbigyan na natin kahit kape ng mainitan. Narinig kong utos ni Tita sa serbedora. Mabilis nga binuksan ni Jubel ang ilaw sa may bandang likuran ng kantina. Matapos ay agad na tinanong kung may order ba ang misteryosong babae na halos hindi gumagalaw sa pagkakaupo nito. Ma'am, ano po ang order ninyo? Tanong ni Jubel sa babae. Hindi ito sumagot. Sa halip ay dahan-dahang itinaktak sa lamisita ang mga daliri na tila may gustong ipahiwatig. Samantala ay bumalik si Jubel sa amin at sinenyasan niya ako noon na ako na ang mag-entertain sa customer. Agad naman akong pumayag at si Jubel na ang sumalo ng trabaho ko. Habang nilalapitan ko naman ang misteryosang customer. Ma'am Alejandra, may order po ba kayo? Muling tanong ko habang nagtataka pa rin sa ikinikilos ng babaeng nakaitim. May hinihintay ako. Wika nito sa akin habang nakayuko. Na tila pabulong pa ang pagkakasabi. Ganun po ba? Pasensya na ho ha pero pasarado na po kami. Siguro po'y umuwi na po muna kayo kasi basang-basa na kayo. Baka magkasakit kayo niyan, suhestyon ko. May hinihintay ako. Galit na sinabi ni Alejandra sa akin. At biglang tinaas niya ang kanyang mukha para tignan ako ng masama. Papa Dudut, halos mawalan ako ng ulirat sa mga nakita ko. Ang mukha ni Alejandra ay puro sugat. Basag ang noo nito at mabilis na umaagos ang dugo pababa ng mukha hanggang sa leeg ng babae. Wala ring laman ang kaliwang mata nito at tila dinukot na hindi mawari. Tita Mila! Tita Mila! Jubel! Carla! Si Ma'am Alejandra! Napasigaw ako sa sobrang takot sabay karipas ng takbo papunta sa aking tiyahin. Bakit di na? Naalarma naman si Tita Mila sa sigaw ko. Hindi yata si Ma'am Alejandra yun eh. Multo yung nandito, multo. Naibulalas ko habang nanginginig ako noon sa sobrang takot. Lahat kami ay napatingin sa aming customer. Dahan-dahan itong tumayo sa harapan at doon nga namin nakita ang kanyang nakakatakot na itsura. Ma'am Alejandra, ikaw ba talaga yan?
natatakot ng wika ni Carla sa aming loyal customer. Hindi ikaw si Alejandra. Isa kang masamang espiritu, kampo ng Diablo. Ang wika naman ni Tita Mila. Sa ngala ng Panginoon ay umalis ka sa lugar namin. Deklarasyon naman ni Jobel. Mamayang kaunti ay nakita na namin gumalaw na ang nilalang at dahan-dahan itong humakbang patungo sa amin. Napapikit sa sobrang takot si na Jobel at Tita Mila habang si Carla naman ay napatakbo sa labas ng kantina. Habang ako ay nanatiling nakatingin lamang sa multo habang nanginginig ang aking buong katawan. Ilang saglit pa lamang ay nagsimula na rin ang kanyang manifestations. Kusang gumagalaw ang mga upuan. Nagulo ang mga mesa at nagsipagbagsakan ang mga plato, baso at mga kubyertos. At lumakas ang hangin sa loob. Doon na nagkagulo kaming lahat. Nagunahan kaming lumabas ng kantina habang tarantang-taranta. Diyos ko, totoo ba yung nakita natin? Takot na wika ni Jobel. Si Ma'am Alejandra ba yun o ibang multo? Ang wika ni Carla nang salubungin niya kami sa labas. Kamukha ni Alejandra yung multo pero hindi natin sigurado kung sino nga siya. Naibulalas ni Tita Mila habang nanginginig pa rin siya sa sobrang takot. Tita, ano pong gagawin natin? Paano natin mapapalis ang multo na nasa loob? Natatarantang tanong ko. Mabilis na tumawag ng mga tanod si Tita Mila upang humingi ng saklolo habang pinapakalma naman namin ang aming mga sarili. Sina Jobel at Carla, mga panay ang dasal ng Our Father at Hail Mary habang nanginginig pa rin sa sobrang takot. Habang ako naman ay nananatiling umiiyak. Kaya naman nilapitan ako ng dalawang servidora para pakalmahin ako. Dati kasi kilala nila ako bilang pinakamatapang gawa nga na isa akong tomboy. Kaso Papa Dudut, nawala talaga ang tapang ko nang first time akong makaharap ng isang multo. Sa kabilang banda ay wala pang 5 minuto. Ang nagdaan ay dumating na ang mga tanod. Subalit wala na doon ang babae. Naiwan namang basang-basa ang inuupuan nito. Maging ang sahig na dinadaanan nito mula pintuan papasok sa may bandang dulo ng kantina ay basang-basa din. Baka tumakas na, wika ng tanod matapos halugugin ang buong lugar. Pero imposible kasi wala namang ibang dadaanan bukod dito sa pintuan sa unahan. Hindi niyo ba nakitang lumabas? Ang sabi naman ng aking tiyahin sa kanila. Lahat kaming nakasaksi ng manifestation ni Ma'am Alejandra ay umuwing takot na takot. Pag-uwi ko sa bahay ay ang itsura ni Ma'am Alejandra ang nakikita ko sa aking isipan. Pero kasabay ng takot ay napapatanong din ako. That time ay malakas na noon ang kutob ko na may nangyaring masama sa aming loyal customer. Hanggang sa nakatulog ako, doon ay nagpakita sa panaginip ko ang pinagtutulungang pukpukin ng 2 anino na anyong mga lalaki si Alejandra hanggang sa sumabog ang ulo nito at lumuwa ang mga mata. Kahit na anong sigaw ko ng tama na ay parang hindi nila ako napapakinggan. At gustuhin ko mang lumapit sa kanila. Pero hindi ko magawa kasi parang may pumipigil noon sa mga paa ko. Kaya sa huli nanginginig lamang ako sa sobrang takot dahil nasaksihan ko. Sa aking panaginip kung paano namatay ang aming loyal customer. Mamayang kaunti ay nagising na lamang ako sa aking panaginip. Habang niyuyugyug ako ng aking ina na labis na nag-aalala sa akin. Anak, binabangungot ka, wika niya sa akin. Naiyak naman akong bumaling sa aking ina. Para mapakalma ko ay niyakap niya ako ng mahigpit. Huwag mo nang isipin yung nakita mo sa kantina ni Tita Mila. Minsan talaga sa buhay natin ay makaka-experience tayo ng kababalaghan, ang sabi pa ni Mama. Napanaginipan ko po yung customer namin, Mama. Kitang-kita ko na pinatay siya. Yung multong nakita ko sa kantina, alam ko pong si Ma'am Alejandra yon, ang sabi ko habang naiiyak. Huwag ka mag-alala, anak. Magkakaroon din ang kasagutan kung sino
o anong klaseng nilalangan nagpakita sa inyo doon sa kantina. Basta anak, para maiwasan na yung mga ganitong pangyayari kapag aalis ka, ay huwag mong kakalimutang magdasal sa Panginoon. Ilingin mo sa kanya na gabayan ka sa lahat ng oras. Na ilayo ka niya sa anumang kapahamakan o masasamang espiritu. Magbalik loob ka sa Diyos, anak. Payo pa sa akin ni Mama. Napatangon na lamang ako noon ang mga sandaling yon. Pagkatapos ay muli kong niyakap si Mama ng mahigpit. Sa puntong yon ay nakaramdam ako ng peace of mind. Samantala ay nagkaroon ng kasagutan ng mga tanong namin ang sumunod na araw. Mayroong 3 pulis ang pumunta sa kantina. Kinausap si Tita Mila tungkol sa nangyaring isang krimen hindi kalayuan sa kainan. Anong krimen? Tanong ni Tita. Isang faculty teacher po kasi ang nakita dyan sa may talahiban dito lamang sa may likuran ng kantina ninyo. Sa pag-iimbestiga, mukhang hinold up saka pinukpok sa ulo hanggang sa namatay. Tinapon ang biktima sa madamong bahagi. Hindi kalayuan dito. Paliwanag pa ng pulis. Patay na si Alejandra? Diyos ko po! Narinig kong bulalas ni Tita. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig noon. Kailan nangyari? At ano ang itsura ni Alejandra noong natagpuan ninyo? Tanong pa niya. Kagabi lang po sa kasagsagan ng malakas na ulan. Tansya namin na ay mga alas 8 ng gabi. Nakabistida po na itim si Teacher Alejandra. Ayon sa mga kasamahan niya sa faculty, naghihintay daw ito ng sundo nang huli nila itong nakita. Hinihintay ang mister niya sa may labas ng campus nang mapagtripan ng mga adik. Hinahanap pa nga po namin ang mga sospek. Kwento ng pulis, pagkatapos ay dinetalye niya ang posibleng nangyari noong gabing pinatay ang guro. Kinilabutan ako noon, Papa Dudot, dahil parehong-pareho sa panaginip ko yung pagkakadescribe ng pulis kung paanong pinatay ng mga adik si Teacher Alejandra. Ganun ba? Hindi makapaniwala ang tiyahin ko sa kanyang narinig. Maski kami na naroon lamang ay nakikinig, ay nagimbal sa sinapit ni Teacher Alejandra. Pagkatapos noon ay natulala na lamang kaming lahat at hanggang sa magpaalam na rin ang mga pulis. Pagkatapos noon ay nagpasya muna kaming huwag magbukas ng kantina at sa halip ay nagtungo muna kaming lahat sa simbahan para dumalo sa misa at may pagdasal ang kaluluwa ng aming loyal customer. Simula noon ay madalas pa rin na nakikita namin ang kaluluwa ni Teacher Alejandra sa tuwing sasapit ang 10 oras ng gabi habang malakas ang ulan. Sanay na kami sa aming misteryosong bisita. Kagaya ng nakagawian nito ay papasok itong basang-basa sa ulan, uupo sa madilim na dulo ng bahagi ng kantin, sabay mawawala na parang bula kinalaunan, na tila ba mayroon siyang hinihintay. Sa totoo lang, Papa Dudot, ay hindi namin alam kung ano ang gagawin para matahimik na ang kaluluwa ng aming loyal customer. Hanggang ngayon pa rin kasi ay hindi pa rin nahuhuli yung mga adik na pumatay sa kanya. At saka natatakot na yung ibang mga trabahador namin dahil sa mga ghost manifestations ni Teacher Alejandra. Oo, Papa Dudot, walang tumatagal na serbedora sa amin dahil sa sobrang takot. Si Jebel na lamang ang natira kasi live-in partners na kami. Pero maski siya, ay ayaw na ring magpang-abot ng gabi sa kantina kasi hindi na niya mapigilang magpanik sa tuwing nakikita niya ang pagbumulto ni Alejandra. Samantala, kamakailan lamang ay nagpa siya si Tita Mila na ipabless ang aming kantina, hoping na matahimik na si Alejandra. Pero Papa Dudot, sa huli ay patuloy pa rin ang pagpunta ni Alejandra sa aming kantina. Kung tutusin ay tanggap na rin namin na bahagi na si Alejandra sa rutina ng kantina. Pero recently kasi ay nagsisimula na siyang magparamdam at magpakita sa mga customers namin. Yung mga upuang kusang gumagalaw, mga sit-sit at kung ano-ano pang mga manifestations. May kutub naman ako na baka hindi na si Alejandra ang nagmumulto sa amin. Baka ibang entity na ginagaya na lamang nito ang anyo ng aming loyal customer.
Ewan namin papadudot hanggang ngayon kasi ay wala pa rin kasagutan sa nangyari sa aming kantina. Pero iisa lamang ang dalangin namin na sana'y matahimik na si Alejandra at tuluyan na niyang makamit ang hustisyang nararapat para sa kanya. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko. Sana'y mabasa ninyo ito at mapiling i-ere o i-upload sa Papa Dudut Stories o Kaistorya. Muli, thank you and God bless with more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang Dina. Maraming salamat kay Dina sa pagbabahagi mo ng iyong Papa Dudut Stories sa aking YouTube channel. Sa lahat po ng mga naging bahal at natakot sa ating episode ngayong gabi, huwag po natin kalimutan magdasal bago tayo matulog. Ang mga ganitong mga kaganapan ay may sanhi, no? Ito po yung kakulangan ng katarungan at paghingi ng simpatya ng isang namayapa na ang dahilan ay isang malagim na pangyayari. Kaya't marapat po lamang na ipagdasal po natin ang mga kaluluwa ng ating mga yumaong mga kamag-anak. Huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. At syempre, sa lahat po ng mga nanonood, huwag lang pong manood ha, mag-subscribe din po kayo. Maraming salamat po sa ating mga loyal na mga listeners na walang sawa po sa pag-post ng mga makabuluhang mga komento at pag-share ng ating YouTube channel. Magandang gabi sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.